Magandang araw, kapamilya. Welcome to Journeys of Hope. Last week, kausap po natin tiga Davao. So sa Mindanao tayo nang galing si Lance. And this week naman, medyo papanik tayo sa the Visayas region, ano? Ang ating guest for this weekend is from Samar, no? And she was part of PBB season 10, teen edition. So we'd like to welcome to this episode of Journeys of Hope this weekend. Well, let us welcome Tiff from Samar. Tiff, welcome. Hello po, Father Tito. Thanks so much for having me here po. Thank you for coming. No, it's such a nice opportunity na magkwentuhan tayo ulit. And for you to share your story with our viewers, no? Kasi marami tayong mga PBB fans na nanonood ng Journeys of Hope. Eh. So Tiff, maybe you can share with them yung journey mo, 'di ba? Yung buhay mo and then eventually yung joining PBB. So maybe you can tell them your story. Okay. So siguro mag-start po ako sa kinalakihan ko po. Dito po ako lumaki sa Samar. I'm actually here sa Samar po ngayon. Nag-vacation lang, short vacation lang po, 7 days ganyan. Tapos dito sobrang simple lang po talaga ng buhay dito, as in talagang away from the noise, away from the pollution and everything. Tapos andito din po yung mga beach. So yung kaligayahan ko talaga is family lang and my friends. And pero as a child, I was really the bibo one sa pamilya po namin. Ako yung mahilig kumanta. Yung bahay namin noon, wala ho kaming bahay, Father Tito. So every time na mag-move kami, mag-rent, wala kaming mga furnitures, mga ganyan. Konti lang talaga. Tapos wala rin kaming radyo noon. Yung radyo po noon, ako po yung nagsilbing radyo sa amin. So habang naglalabas si Mama, naglalabas ako, kumakanta-kanta ako. Ako yung nagtatanong, bakit ganyan? Bakit ganito? Matanong ako as a kid. Yeah. Ever since. Yes. Tapos mahilig ako. Mahilig ako yung makinig sa mga story ng mga matatandang tao. Kunwari yung mga lola ko. Yan, mahilig po ako dyan. Mm-hmm. And then... Tiff, ilang kayo sa pamilya? Tsaka pang ilang ka? Para at least ma-ano nila yung context. Sa family po na lima kami. Si Mama, si Papa, and then ate ko, ako. So middle child po ako, and then bunso namin. Yun okay. Po. Okay. So ikaw ang radyo at ikaw ang ingay sa bahay. Yes, ako po yung maingay. Ako naman, si ate kasing pasaway as kid. Ako naman yung maingay talaga. Ako po yung kasi teacher po yung lola ko, retired teacher siya po actually. And then every time na may student siya dito, ako yung nag-check ng mga papel niya, ng mga yellow paper pa po yung ginagamit. Tapos, kasi po yung school namin, like walking distance lang po talaga. Nandun lang sa likod. So very convenient. And then, wala. Sobrang simple lang unang buhay ko dito. Pero mahilig na ko talaga ako yung mga mag-experiment, ganyan. Kunwari sa pag nawi-weirdohan yan sila ate sa akin. Bakit mo minimix yung mga yung mga ganyang weird food combinations, mga ganyan po. So ikaw talaga yung bibo ever since, no? Go-getter, kumbaga. Opo, sobrang active ko sa school, yun. Sobrang active ko sa extracurriculars. Uh-huh. And ako yung tipo, Father Tito, na talagang kinakarir ko talaga yung pag sa school. School. So, sa extracurricular talaga. Sa extracurricular, mahilig ka talaga. Yes, mahilig po ako sa extracurricular. Pero, syempre, hindi kami, hindi naman po masyadong well-off yung family namin. So, there's no financial support sa mga, kumari, magkakaroon na ng inter-school. Usually, kasi magastos yan. So, and ako po, very conscious po ako sa bayarin sa bahay. Ewan ko, sobrang aga ko po nag-mature, yun. Sobrang aga ko nag-mature as a kid. Tiff, ilang taong ka when you realize yung responsibilities mo sa bahay or sa pamilya?
ilan taong ka noon? Could you recall kung nung namulatan mo that you realized that you needed to be responsible and what the situation is in the family? Siguro kasi na yung family po namin kasi mahilig magkwento. Every time na nagsasama-sama kami, lagi po kami nagkikwento ng buhay nila, papa, buhay ng tita ko, dating story. So oh my gosh, na sobrang privileged pala kami. Kahit hindi ho kami masyadong privileged, i-compare ko po yung situation namin sa mga tita ko. Mm-hmm. Tapos sa akin, sobrang layo ng difference. So, sabi ko, grabe, sobrang privileged ako, kami, ate. Yun, gusto ko lang tulungan sila mama that time. Kasi, si mama, dito, 18 years old po, nabuti si mama. So, mm-hmm. Imagine po the struggles of, yun, being a, ginajuggle nila yung studies, and then, responsibilities as a parent. Siyempre, mm-hmm. anak pa rin po sila. Wow. So, dun ko na-realize na I have to do something. Ganyan. Naalala ko po, grade 3. Ay, grade 3 ba ako nun? Masa dito po sa school namin, nagtitinda po ko ng mga sampalok, yung mga candy. Nagtitinda po ko niyan. Tapos, yun. Sobrang aware ko na sa budgeting, ganyan. Tapos kapag... So, kung grade 3 ka, mga ano ka noon? 8 years old? 9 years old? Ganon? Yes. 8 years old. Oo. So, that early, namulatan mo na na you needed to help your family, your parents, ano? Mm-mm. Pero yung, syempre po, as a kid, feeling ko, yung magagawa ko lang nun is talaga do well in my studies po. Kasi wala naman po kaming pera pa para magkaroon ng negosyo, mga ganyan. Yung gusto ko lang is matulungan sila with what I can and with what I have. And what I have back then, yung mga candy po. Kanyan, Tip, bumibili ka sa palengke or sa... Hindi. Sa tindahan lang po dito. Okay. Kumbaga, reseller ng mga ano po, reseller ng mga candy, gano'n. Okay naman ang benta mo? Okay naman siya, pero parang hindi ko siya nakinareer kasi parang sabi ko, bakit ganito, nalulugi lang ako. Opo. Pero, okay. Nung nandun po kami sa Qatar, yung talagang namulat po talaga ako sa way of work nilang papa, yung sacrifices as an OFW, dun talaga. Sumama kayo sa, nung nag-OFW sila, sumama kayo lang? Hindi po. Una po si papa, 20 okay. plus pa lang, 24, 27, mga ganyan pa lang si papa. 23 po si papa. Okay. And then after a year, si mama naman. And then after 2 years, si mama. And then after a year, kami na pong lahat. Kinuha kayo. Kinuha na po eh. Feeling ko nun po ano, feeling ko fan. Nandito po ako sa fairy tale. Magaganda lahat, ganyan. Tapos, pagdating ko pala dun, parang after few weeks, syempre, first week, i-introduce kami ni Papa sa magaganda, mga ganyan. And then after a few magtuturo muna. Tourist muna yung first week. Tourist muna kami doon, tourist mode. Uh-oh. Pero after like, siguro mga 3 weeks, gusto parang grabe pala magtrabaho yung mga magulang. Grabe po pala dun yung mga OFW. Doon ko talaga na-realize na yung mga OFW, hindi lang time yung sinasacrifice nila, kundi rin pagmamahal na binibigay nila sa anak nila, sa family nila. Kasi yun po, sa parents ko, grabe po sila magtrabaho. And then, syempre, di naman... bago lang po sila as an OFW, so hindi po masyadong malaki yung mga sahod, ganyan. No. Tapos, may dalawa pa po sa Qatar po, sobrang mahal po ng education.
Talaga? Pero nag-aral kayo? Nagpatuloy kayo ng pag-aaral? Yes po. Oo. Yes po. Pero may time po din other tito na ano, na papauwiin na kami. Imagine po, kakapunta pa lang namin sa Qatar, may tumawag kay Papa, you have to your kids pack. Kasi hindi na-approve yung RP namin. So, naku talaga, sabi ko, ha, kakapunta pa lang namin dito, uwi na naman, uwi agad kami. So, ayun, maganda naman ho sa amin as a family kasi we're very positive. Mm-mm. Positive po kami. Yung, kumbaga, ibang perspective po yung nakikita namin. So, parang positive lang talaga kami nun. Pero at the same time, hindi naman ho yung positive ka na, ah, okay lang yan kasi, ano, may ginagawa pa rin kami para, para maging together doon. So, talagang pumunta ho si Mama doon sa ano, nakipag-usap talaga. Nakipag-usap siya doon sa parang, ayun ko, parang embassy po ata yun. Sige na, parang ganyan. Kinausap talaga. And then we also prayed as a family. Oo. So naayos yun. You were able to stay. Ilan taong kayo sa Qatar? Almost 6 years. Okay. If I'm not mistaken po. So doon ka na, halos doon ka na lumaki, doon ka nagdalaga. Ika nga, di ba? Na... Yes. Doon po ako nagdalaga. And then, doon rin po nabuhay ang aking younger brother. Ang bunso po namin. Doon siya nabuo at pinanganak sa Qatar. Apo, doon po. Tapos noon, pagbalik dito, Tiff, after 6 years, bumalik kayong lahat o naiwan ng parents mo ron? Kami po muna. Mm-mm. Kami po muna ni ate. Tapos dito ka sa Mar, parang, wala po kasi kaming bahay sa Manila that time. Okay. Yung pwede lang kami magstay na talagang may magbabantay sa amin kahit pa paano. Dito po sa Samar, together with my titas and lola mami. So dito po kami, ni ate. Okay. So diyan kayo bumalik, ano? Okay. Tapos noon, Tiff, so eventually, nag-college ka na, di ba? Sa UP Tacloban, correct? Yeah. So how did you, paano mo na-decide yung course mo going to UP Tacloban? Good question, Father Tito. Kasi, ang pagiging, I'm taking the course na of BS Accountancy po, yes, sa UP Tacloban. And paano ba ako nag-decide? Kasi ako po kasi yung okay lang ako kahit saan. Okay lang po kahit saan. Marami po akong gusto. Gusto ko po dati talaga maging artista talaga. Gusto ko rin po dati mag-HRM kasi mahilig po ako magluto. Gusto ko rin mag-fine arts kasi mahilig rin ako mag-painting. So parang dami mong gusto ko. Hindi ko alam yung iti-take ko. Gusto ko mag-archy, gusto ko mag-interior. Pero hindi ko po naisip na mag-nurse or mag-teacher. Yun lang po talaga. Tapos, in-introduce sa akin ni Papa yung BS Accountancy. Nagda-drive nun si Papa sa Qatar. Yeah, nagsistroll-stroll kami. Tapos, sabi niya, TG, why not mag-take ka ng BS Accountancy? Kasi sobrang ano mo sa budget, mahilig magkwenta ng, mag-ano ba ng pera. Ako po kasi naghahawak ng pera. So, okay. Siguro na si Papa na parang, okay to si PG sa BS Accountancy. Uh-oh. So, yun. Sabi ko, tsaka ako naman po kasi, yung mga opinion naman po ng parents ko, talagang kinoconsider ko talaga sila. Uh-oh. Pero, hindi po ako nila talagang pressure na, dapat mag-BS Accountancy ka dito sa YouTube. Nagsasuggest lang sila, oo. Nagsasuggest lang sila. Tama rin naman po na mag-suggest sila kasi, ewan ko, feel ko kung hindi po sila mag-suggest. Hindi ko po alam yung iti-take mo talaga. Parang may guidance din dapat, Yes po. Okay, so paano naman Tiff pumasok si PBB, no? Paano po naging PBB naman yung... Okay. Avid fan po talaga ako ng PBB. Ever since, basta kala Ate Melay pa po,
Oh, matagal na yun. Opo. Pero, sinong number one, ano mo? Sinong number one idol mo sa mga housemates? Top five. Sino? Si Melay. Ate Melay. Ate Kim. Ate Melay, Ate Kim. Maganda rin po yung batch nila, Ate Lu. Fumita, Yum Yum. Okay, yes. Okay. So, mga ano, adults edition. Kasi parang iti lang po ate nagkaroon ng teens. Oo. So, yun po. Siguro yung sa PBB ko, PBB journey ko, nag-start talaga siya nung, wala, 2018 po nag-start ako mag-audition during Star Hunt. And nakita lang ho namin yung nila tita. Nandun po ako sa Marikina nun kasi that time, nagki-chemotherapy na si Mama. Okay. Nagki-chemotherapy na siya. So, bumisita ho kami doon. Then sabi ni tita, may nag-news, nanonood kami ng TV, sabi ni tita, uy, ang dami nang nakapila, mag-ano ka. Kasi gusto ko talaga mag-audition, pero hindi ko talaga alam kung paano ko mag-audition. Nandun po kami sa ano, sa Marikina, tapos sabi ko, ha, ayoko, nahiya po that time. Sabi, ang audition nun saan? Sa Araneta? Sa Araneta ba yung audition? Hindi po sa Araneta. Nakalimutan ko, hindi po kumaano sa directions, mga place. Okay. Basta, Star Hunt po yun, 2018. And, nakuha, actually, parang screening na lang siya, ganyan. Pero hindi po ako umabot. And then, after that, nagkaroon ng 2020, yung Kumu, yung first Kumu po na audition. Yan, nag-try rin ako. Pero yung sa third try ko na po, doon na po ako nakapasok. Okay. So talaga ever since, ano na yan, pangarap mo si PBB? No? Opo, pangarap po talaga sa PBB. Kasi nakikita ko po sila, grabe. Parang, ano, ang raw ng ano ng mga experience na, no. Ito, yung experience mo sa loob ng bahay ni Kuya Tiff, ano yung pinaka-importante mong learning? Oh, siguro yung pinaka-importanting learning ko na iba-iba yung background ng mga tao. Iba-iba yung pananaw ng mga tao, iba-iba yung pinanggalingan, like family background, yung culture na meron sila, and hindi dapat mag-judge yung isang tao na agad-agad ganun sila. Kasi doon ko natutunan na rin na doon ko in-apply yung sinabi sa akin ng family ko na tayo may iba-ibang background and you have to understand where they are coming from. So in-apply yun. And meeting different kinds of people, sobrang overwhelming at first kasi hindi po ako, sobrang introvert po ako. Hindi ako lumalabas ng bahay. Lumalabas lang ako pag nag-grocery, namamalengke, ganyan, nagsa-school. Tapos, nung nandun po ako, sabi ko, iba-iba talaga yung personalities, iba-iba yung mga tao. But it's also a learning experience na ang daming story ng bawat isang housemate. And yun nga po nakakwento ko na mahilig ako makinig sa mga kwento ng ibang tao. Parang matanong mo talaga ako. Yun po yung pinakaano na understanding ano people and where they came from. So ngayon, yun. Ano, Tiff, given na ano na expose ka na sa PBB and sa entertainment, so, how do you balance now? No? How do you balance your studies? Kasi one of the things that we encourage is, di ba, pagpatuloy ang pag-aaral. Kasi nga, last week, ang guest natin, si Lance. Kilala mo si Lance, ano? PBB 8 ata si Lance. Eh. Kilala ko po. Si Lance Carr, no? Like si Lance, magtatapos na siya. In fact, ano siya, sabi nga na kwento niya sa yung episode last week, ano siya, running for Latin honors cum laude, no? And klaro rin sa kanya na kailangan mag-aral kasi alam naman ng entertainment, di ba, Tiff, ano siya eh, ang shelf life maikli, di ba, sa entertainment industry. So how do you balance now? Ano yung pananaw mo balancing now your studies? And kasi accountancy is a real career, ha? Very
Actually, sabi nga nila, very lucrative career ang accountancy kasi it's a service na in demand, ano? So, so ano ngayon? Paano mo nakikita, i-balance mo yan, ano? So, siguro talaga, ano po eh, time management. Time management po talaga. Kasi, po, I entered this industry and kailangan po, meron akong responsibility sa showbiz, meron rin naman po akong responsibility sa pag-aaral. And yung pag-aaral talaga, gusto ko talagang matapos. So siguro, right now, yung pagbabalance ko, yun nga, setting priorities, time management, and pero also giving time sa makapag-recharge yung sarili mo. Hindi ko masyado pinipressure yung sarili ko sa kunwari sa showbiz. Hindi ko po masyado pinipressure yung sarili ko. Ano lang po ako, very lang po ako kung may maibigay sa akin, thankful. Kung may kung wala pong maibigay, thankful pa rin. Ganun rin po sa school. Sa school naman ho talaga, sobrang ano ko eh, sobrang kapag meron pinapagawa, talagang natataranta na ako. Bakit? Bakit eh? Ba't ka natataranta? Kasi po, kapag gumagawa ko ng activities, kailangan ko malaman kung ano talaga pinapagawa sa amin. So, ma-search po akong tao, ma-research ako. So, kung meron mga pa-essay dyan, stress ako. Stress ako. Nati-stress po ako dyan kasi syempre, gusto ko pong mag-deliver. Okay. Gusto ko pong maibigay. You want to perform well in school, no? Yes, yes. So, yung time management and setting priorities. Oh, okay. Tapos, Tiff, I know you took care of your brother, no? Yes, po. So, ano yun, while your parents were in Qatar? Yes, po. Kung bumalik na kayo, naiwan pa sila doon sandali, di ba? Yung parents mo. So, inalagaan po siya talaga na kaming dalawa lang. Okay. One year, pandemic. Start pa lang muna ng pandemic. Hindi po. 2021. Gitna na ng pandemic. Gitna ng pandemic. Tapos, syempre, naninibago, nag-a-adjust sa pandemic. Kasi, nung pandemic ko talaga na-realize ko na nothing is in our hands. Diba po? Yung pandemic made us realize na wala sa atin yung mga bagay-bagay. Kahit gusto, cannot control so many things, ano? Yes po, sobrang dami. Hindi lang po isang tao yung nakaranas. Hindi lang po 12, isang dosen ng tao yung naka-experience, kundi globally. Kaya sabi ko, grabe. Correct. Hindi mo dapat tinitake for granted yung mga bagay na meron ka. Pero yun naman po sa pandemic, blessing in disguise rin naman ho siya. Kasi when I come to think of it po, yung pandemic taught me a lot of things. Being patient sa, hindi lang sa sarili ko po, sa mga tao na meron ako. Kumbaga parang, I viewed the pandemic as mas na-focus po ako kung anong talaga mas importante. And yung pinaka-importante talaga is yung family. Okay. And sometimes, nane-neglect natin yung family natin dahil sa sobra nating workaholic, sobra nating sa school. Ako po ganyan, may times ako noon na hindi ako sana a-attend, hindi ko sana isasamahan sila mama on the way sa airport kasi babalik si Papa sa Qatar dahil meron akong activity. Sabi ko, guilty ako. Sabi ko, ano ba yan? Hindi naman importante yung hindi naman importante masyado yung pwede naman may time pa rin naman ako pag uwi. So yun, yung pandemic ko, focus kung anong importante. Especially yun. within the family, no? Opo. Kasi yung napansin ko lang ho is, syempre, before the pandemic, parang ano tayo, complacent tayo sa kung anong meron tayo kasi feeling natin hindi mawawala. Correct. Ganun po ako. Ganun po ako that time na parang
tinake for granted ko yung mga bagay na meron ako, yung family ko. Although close naman ko talaga kami, pero not giving attention or love na sa kanila, na alam kong maibibigay ko, pero hindi ko magawa. Hindi ko siya magawa that time kasi parang busy sa school, ganyan, masyadong focus sa school. Pero nung pandemic talaga, dun talaga burning together yung kasi di ba Tiff, ano, sama-sama kayo sa bahay, di ba? Hindi kayo makalabas, hindi... Yes, sama-sama. So, meron... Pero that time, ang papa mo nasa Qatar. Nasa Qatar. Pero si mama mo nakabalik na nung pandemic. Yes. Ay, hindi po. Parang 2021, January to maybe August po, nandun pa po si mama. And okay. Then August to next year of August, yun. Umuwi siya dito. Sa... Ay, mali! 2020 pala, sorry. 2020 ho. Sorry mo. 2020 ho si mama pumunta ng Qatar. Noong 2021. Okay. So, yun po. So, Tiff, ano, as parang closing words of wisdom sa mga kabataan na you know, maraming dinadaanan, maraming pangarap, maraming inaasikaso. Anong parang ma-advise mo sa kanila no? As a final message to them? Siguro yung message ko po sa mga kabataan. I know kasi bata din po ako eh. Sometimes hindi tayo pinapressure ng mga magulang natin, hindi tayo pinapressure ng mga relatives natin. Pero yung sarili natin yung nagpe-pressure sa sarili natin. Parang tayo rin mismo yung nagbigay ng pressure sa sarili natin na ay, kailangan ko maging ganyan kasi ganito si ano sa kita ko sa TV, ganito na siya. So I'd say na ano, focus on yourself na at the same time meron po akong ano eh na we all have different timelines. Okay. So ta time niya na mag-boom or ikaw nandito ka pa, hindi ka pa nag-boom, feeling mo stuck ka. Just don't pressure yourself kasi time, God will give the time na nandun ka rin. Siguro hindi pa binibigay sa'yo kasi there's still something na kailangan i-work sa sarili mo. Kailangan, in the waiting, you might feel na parang boring, nakakabat, na ayoko na, I'm giving up on my dreams. Pero that's where the test po, diba? That's where the test comes na ano yung magiging attitude mo during the week? Perseverance siguro, no? Yes, magiging impatient ka ba or magiging hardworking ka ba? So, yun po yung ano eh. It's all about the mindset. Okay. And of course po, ano, support rin. Support sa family. Support sa friends. Kasi you can never do it alone. Correct. Yeah. Mas magiging po na ano, may kasama. Thank you, Tiff. Maraming salamat. Thank you for spending time with Journeys of Hope. At saka, salamat po. Wishing you all the best. And ilan years pa sa ano sa college? Ilang years? 4.5 years. Kasi nag-underload ka. Nag-underload ka. Yes po. Yes po. Pero pagpatuloy mo, Tiff, ha? Kung wag mong bibitawan yung college, ha? Thank you, Tiff. Salamat po, Father Tito. Salamat, Tiff. Ingat. Thank you. Bye-bye.